Pinag-aaralan ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy na huwag nang ituloy ang kanilang apela na ilipat ang pastor sa Camp Crame sa Quezon City mula sa Pasig City Jail. Ayon kay Attorney Israeli Totorion, hindi pa raw kasi inaaksyona ng Pasig Regional Trial Court ang inihain nilang motion for reconsideration. Sa halip na ipalipat ng kulungan, hihilingin na lamang daw ng kampo ni Quiboloy na payagang makapasok sa kanyang selda ang medical personnel kung kakailanganin. Mula noong November 27, sa Pasig City Jail na nakakulong si Quiboloy, alinsunod sa utos ng Pasig RTC. Nahaharap po siya sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Hindi muna tumatanggap ng bisita ang isang resort sa Lapu-Lapu, Cebu matapos itong salakayi ng mga armadong lalaki. Sakay ng dalawang sasakyan, kita ang pagdating ng mga lalaki na nakasuot ng bonnet sa resort sa Barangay Suba Basbas. Naganap daw yan noon pang September 25 nang i-take over ng umano'y bagong may-ari ang naturang resort. Hindi nadatnan ng mga pulis ang grupo nang rumesponde sila. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa dating pamunuan ng resort na nag-upload ng video, ninakaw ng mga armadong lalaki ang ilang mahalagang gamit sa resort at hinostage pa umano ang tatlo nilang tauhan. In-upload nila ang video para daw makatulong sa gitna ng legal proceedings. Sinisikapan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng bagong may-ari ng resort. Ayon naman sa pulisya, korte na ang magdedesisyon kung sino ang tunay na may-ari ng resort dahil parehong may ipinapakitang papeles ang dalawang partido. I Got the Power, ang Sparkle Star at Oppa na si Kim Jisoo straight from Osaka, Japan. Iplinex ng Kay Puso ang nakuha niyang Outstanding Actor Award in Cross-Cultural Series sa 2024 Imawa Ima Asian International Film Festival. Para yan sa kanyang pagganap bilang si Dr. Kim Young sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Congratulations! Winner din sa film festival si Kirai Celis na best performance in a comedy para sa kanyang recent film. From Kim to Another Kim na isa pa rin solid kapuso. Nag-renew ng kontrata sa GMA Network si Kuya Kim Atienza. Tuloy pa rin ang paghahatid niya ng entertainment with TikTok Lock Fam. Buka natin. Yon! At makabuluhang impormasyon sa Kuya Kim ano na sa 24 oras. Ako po'y talagang humbled dahil ako'y kailangan ng istasyon. At yung huling tatlong taon na nandito ko, ang feeling ko parang 20 taon na ako rito eh. Present sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto Arduavi Jr., Senior Vice President Attorney Annette Gosson Valdez, GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, GMA Integrated News Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seba, Entertainment Group Consultant Darling De Jesus Bodigon, at ang manager ni Kuya Kim na si Noel Ferrer. He's become a true kapuso sa maikling panahon. Nandun, nakikita naman the depth of the relationship that has developed, and there's the highest regard for Kim. Talagang binigay ng Diyos na maging kapuso si Kuya Kim. Everything has been so smooth. We really love him and siyang siguro ang pinaka-versatile talent natin. Extended pa nga ang pagbibigay kaalaman ni Kuya Kim. Tuwing Saturday morning, makakasama nyo na rin siya sa pagising sa bagong infotainment show na Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit sa 5 milyong sako ng bigas sa buong bansa ang nasasayang kada taon ayon sa isang pag-aaral. Kaya ang Department of Agriculture isinusulong ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Talaga namang mapapasarap ang kain mo kapag may only rice sa restaurant o karinderya. Pero ang ending minsan, nasasayang lang ang hindi na maubos na kanin. Sa restaurant na ito nga, isang plastic na puno ng kanin ang nasasayang kada araw.
In everyday po na ano natin, meron po talagang kahit papano is like mga half rice or minsan one fourth. Sa isang pag-aaral naman, lumabas na humigit kumulang 6.5 gramo ng kanin ang nasasayang ng isang Pilipino kada araw. Bagamat mahigit isang kutsara lang yan, pag pinagsama-sama, aabot yan sa 255,000 metric tons na bigas sa buong taon o katumbas ng mahigit 5 milyong sako. So pag pinagsama-sama po natin yon sa lahat ng population during that year, kaya niya magpakain ng 2.79 million Filipinos for a year. Si Nanay Rosy, sumasama ang loob kapag nakikitang may natitirang kanin. Ayoko po, nagagalit ako pag ninuubos. Sabi ko, pagkakain kayo yung kaya nyo lang ubusin. Para maiwasan ang food wastage, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang programang magkaroon ng half rice na serving sa mga restaurants at karinderya kagaya nito. Gusto talagang i-revive, for the record, gustong i-revive ni Secretary yung bill na ma-offer yung half rice. For example, yung 255,000 metric tons at 43 pesos per kilo, that will translate to about 3.6 billion pesos worth ng bigas annually. So malaking pondo yun. Sa ngayon, ayon sa PhilRice, may 47 na local ordinances kaugnay ng pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Pero target daw ng kampanya na maging nationwide ito. Kahit sa government agencies muna, bago magkaroon ng executive order para isulong ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan sa buong bansa. Pabor naman ang mga nakausap pong suki ng mga kainan. Sakto lang po sa tiyan mo, hindi sobra. Karamihan sa resto, dami talaga na iiwan mo na ano. So, sayang, natatapon po yung pagkain. Pero habang wala pang EO, payo ng PhilRice, lalo ngayong kaliwat-kanan na naman ang mga handaan at reunion. Hindi sana tayo maging takaw mata and sana kumuha lang tayo ng pakonti-konti. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.